Magandang araw sa inyong lahat. At magandang araw sa iyo, sweetie. Good morning, Dada. At good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may North Luzon Expressway, northbound. At dito tayo ngayon sa may Smart Connect. Smart Connect ito. Pagpapunta kayo, galing kayong north, papunta kayo ng south, ayun o. Pagpapunta kayo ng harbor link, konektado na lahat yan. So kakanan tayo dito sa may Mindanao Avenue. O, diba? Ano na yan? Lusutan na yan. Pagkagaling ng Mindanao Avenue, pwede rin kayo lumabas dito, papunta ng Baguio. O, ayan ang Smart Connect. Ngayong araw nga pala ay September 15? Yes! 20... Well, do na that! 2021 at sa oras na? 9:45 a.m. po. Mm-hmm. Ngayong araw nga pala, monthly update tayo at kumustahin natin yung Mega Subway. Metro Manila Mega Subway. Yan naman ang dati natin ginagawa. Nag-update tayo ng mga major or mga mega project dito sa Metro Manila. Yung mga sa probinsya hindi natin mapuntahan. Kaya pasensya na kayo. So ang gagawin natin ngayon, mga kabayan, uunahin natin paliparan ng drone dito sa may Valenzuela, sa may Barrio Ogong. Drone shot lahat ito, apat na station paliliparan natin ng drone. After nito sa may dito sa may Valenzuela. At susunod, Quirino, Tandang Sura, na kung saan kukunan natin ng aerial shot yung TBM. At kukunan natin ng complete information kung gano'ng kalaki, kung gano'ng kahaba ba, or yung diameter. Yes. Titignan natin. After nung Tandang Sura, kasi yung Tandang Sura parang giniba na yung kabila, yung McDonald's doon. Kaya papaliparan natin ng drone. After ng Tandang Sura, yun na sa Mindanao Avenue. Ngayon, double purpose tayo. Kung halimbawa kaya ng helicopter natin, napaliparan magmula doon sa may Mindanao Avenue Station hanggang doon sa may first station ng MRT 7. Kung kaya ng helicopter natin. Eh, ako lang muna sasakay, wag muna ikaw. Para, okay. hindi mabigat, ha? Sure. Kayo sa likod, ay dyan lang muna kayo. Ako lang muna sasakay. Dahil medyo malayo-layo yun. Sundalo. Oo. So andito na tayo. Ito nga palang itong Mindanao Avenue, dire-diretso ito. Pagpabalik ha, yung opposite direction natin, dire-diretso na yun ang North Luzon Expressway hanggang sa may Inlex Harbor Link. Natatandaan mo yun, yung marami yung traffic. Okay, hindi ako may dano sa dalo po. Hindi ako pinapansin. Uy, grabe ang traffic oh. Oo. Palabas siya, papunta ng Manila o ng Baguio. So yun na nga. Itong segment na ito, segment 8 yata ito or 9 eh, papunta ng yun na nga, ng Mindanao Avenue. Dire-diretso ito, yung proposed project, at ipapakita namin sa inyo mamaya sa kanto, sa may traffic light. So dito na tayo sa bandang kaliwa. May proposed dito, diretso yan, yung project, tatapos yan ng Katipunan. Kaya wina-widening yung road yan, sweetie. Grabe, ano? Oo. Nakakatuwa na. Kaliwa tayo dito. Dahil dito matatagpuan yung depot. Ito. Didiretso dito yung project. Ay, nagbubuan pa sila. Ay, oo, nagalikan. Inalikan ay, grabe yung... na rin yan. Sila mismo. Oh, ito yung sinasabi kong yung project na yun, pinanggalingan natin. Dito yung didiretso. Kaya yung na-interview natin noon, yung dito yung maapektuhan ng mga widening. So, ayan pa rin dati, sweetie, no? Hindi pa rin nadagdagan yung mga ginigiba, no? O nadagdagan na? Ayan pa rin. Oo. So, yan ang mapiktuhan ng widening. Lahat ito, ano? Oo, kaya pala ito malawak, sweetie. Kaya maraming salamat sa inyo, ha? Yung mga nakakalam itong project. Kaya pala malawak ito, dahil dito pala itatayo yung ano, yung Philippine Railway Institute. Grabe. Oo, kaya abangan na lang natin kung saan nga ba itatayo. At ang lalim pala, pagka nag-start na mag-uka yung TBM, yung TBM nga pala sinasabi ko kanina ay yun ang tunnel boring machine. Yung panghukay. Yung panghukay. Ang lalim pala noon, nasa ano, 6 at 7 talapag ang katumbas. Ang lalim da. Oo, malalim talaga. Kasi nga doon nga dadaan yung tren. O hanggang dito yan, no? Ang lawak nito. So hanap lang tayo ng pwesto para pagpalipad tayo ng helicopter. Ayun na, ang laki na ng inuhukay. Iba natin alam kung saan mag-start yung ano dyan. Yung
saan mag-i-start yung pag-uukay ng DBM. Ngayon daw yun eh, ngayong last quarter or ng October. So wait na lang tayo. Ang location natin ngayon ay dito sa may Barangay Ogong, sakop ng Valenzuela City. At yung direction ng ating helicopter, yan yung nakikita niyong site. Diyan itatayo yung depo. At katulad nga ng sabi ng ating mga kabayan, ay diyan din itatayo yung Philippine Railway Institute. Papakita ko lang sa inyo kung gano'ng kalawak itong area. Ilalagay ko na rin sa description yung last update natin dito para makumpara ninyo. Going south ito ha. Sa mga bago nga pala nating kasamaan sa galaan or update, ito nga pala nga Metro Manila Mega Subway ay may habang 36 kilometers at mayroong 15 station magmula nga dito sa may Valenzuela hanggang doon sa may FTI, sa may airport. Sa ngayon, hindi natin alam kung saan sila maghuhukay itong tunnel boring machine. Kaya yan ang purpose natin. Lagi tayong mag-monthly update. Ito naman yung direction kung saan tayo galing.
Ang susunod nating aerial shot, yung susunod na station sa may Quirino going south. Isang video lang ito. Lahat ng station, bali apat itong paliliparatin ng drone sa isang video. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung gaano nga kalawak ito at kung ano pa ang sasakupin itong area nitong project. Okay, tara na sa Quirino Station. Diyan tayo galing sa may depo, sa may Valenzuela. Going north yan ha. Tapos ipipihit natin itong camera going south. Yung nakikita nyong bakod na kulay blue, yan ang Quirino Station. So wala pa rin bukay. Kaya papasadahan lang natin ang camera. Okay, diretso na tayo sa may Tandang Soray Station. Diyan naman tayo galing sa may Quirino Station. At itong papaninga ng camera, yan ang going south. Nasa gitna tayo ngayon ng Mindanao Avenue. Going north yung ating camera. Tapos yung pinapaninga ng camera, yan yung dating McDonald's. Na ngayon ay ginigiba na. Wala na yung signage ng McDonald's. At itong sa kaliwa, yan ang Tandang Soray Station. At dyan ngayon, naka-impact itong TBM or Tunnel Boring Machine. Ito palang tunnel boring machine, pag naasimple ito, ang laki nito ay 17 meters in diameters, yung pabilog. Ayon sa information na napasa ko, itong tunnel boring machine, pagka nag-operate na ito, 200 meters per day ang mahuhukay or yung haba. Abangan na lang natin pagka kinuha yan dyan at dadalhin sa mga site ng mga station. So yan ang going north. Dyan tayo galing ha. Yan ang papunta ng Quirino Station hanggang doon sa may Valenzuela Station. So angat lang tayo ng konti at medyo mataas yung high tension dito or yung kuryente. So ulitin lang natin, magmula doon sa north, sa pinanggalingan natin, babaybay itong station going south. Babaybay yung project going south, station na rin.
ito, going south na ito. Okay, diretso na tayo sa Mindanao Station. Yan naman tinututukan ng kamera. Diyan tayo galing sa may Tandang Sora. At yung nakikita nyong kahabaan ng kalsada na yan, yan pa rin yung Mindanao Avenue. Mahaba yan hanggang doon sa may Valenzuela, sa may depo. So ipapaning lang natin itong kamera going south. At dyan nyo na makikita yung Mindanao Station. Ayan na siya. Yung sa bandang kaliwa nitong site o nitong Mindanao Station, yan ang Veterans Hospital. So, halos wala pa rin na nabago. Kung panonorin nyo yung last update natin, ilalagay ko na lang yung link sa description. So titingnan lang natin kung hanggang saan ang mararating ng ating helicopter, dahil malalakas na yung voltahe ng kuryente rito. Nakikita nyo na yan, yung tulay na yan, yan ang MRT Line 7 sa unahan. So yan na, may na lang signal natin. Hindi na makakadiretso. So yan, going EDSA na yan, sa North EDSA. Okay, ito naman yung view kung saan tayo galing. Going north yan. Bago nga pala tayo magtapos, meron nga pala tayong pamaskong handog ha. Ilalagay ko na lang sa description yung mechanics. Dahil start nung September 5, mayroong mga litrang lalabas sa ating mga video. Buuhin nyo lang yon. Tapos sa December, i-PM nyo lang sa Facebook page natin pagbuo na yung words. At siyempre, bubunot tayo ng maswerteng mabibigyan ng pamaskong handog galing siyempre sa inyong lingkod. Okay, tara na! So ito, bago natin tuluyang iwan yung Mindanao Station ng Mega Subway, ayan, nasa harap natin yung MRT Line 7 na hindi inabot ng ating helicopter. Ganun kasi yun eh, pag maraming mga high tension wire, mahina ang signal. So, okay, abang-abang na lang tayo ulit ng update dito sa mga ongoing project dito sa Metro Manila. Monthly update. Okay, sweetie? Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Maraming salamat ulit sa iyo, sweetie. At habang pabalik tayo sa Makati, shoutout for you na tayo. Shoutout sa lahat ng tambay ng Bramelia City Center, Brampton, Ontario, Canada, from Joel Pare. Shoutout kay Resendo Cruz ng Engineering Department ng Rizal Provincial Government. Shoutout sa Mrs. ko na si Yoli Gabad. Sa mga anak ko na sina Jason, Gerald, Marcel from Jaime Gabad. Shoutout kay Richard Onay. Shoutout kina Cel at Paul Factoran ng San Pedro, Laguna. Shoutout kay Arnel Zena ng Riyadh. Shoutout kay Search and Company. Shoutout at happy birthday kay Kuya Jason Kadyang sa September 29. Kay Joel Kadyang sa September 27. Kay Eddie Kadyang sa September 28 from Reggie Kadyang. Shoutout to Fairos and Kids, Fayez and Fawaz of Arab Emirates. Shoutout kay Daniel Gabrieles. Shoutout kay Marvin Yap Albino ng Calgary, Alberta.
Shout out kaya Mens and Jess ng Dumaliges, Quezon City. Shout out sa mga taga Silang Cavite at Carson, California, lalo na kina Totoy at Cynthia Ganapoblete. Shout out kina Rocky at Jun Patag ng Las Vegas. At shout out kay Paige Asilo and family ng Calgary, Alberta, Canada. So yon, shout out sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong month of September 2021. So yon, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye for now.